Magandang araw o gabi. Herman nga pala ng Mindoro. Isang gabi, naglalakad kami ng tatay ko pauwi sa isang daan sa baryo namin na medyo wala talagang mga bahay. Pauwi lang kami galing sa bayan dahil nanood kami noon ng liga ng basketball. Medyo gabi na nga yun natapos, kaya gabi na rin kami nakauwi. Pareho kaming mahilig sa basketball ng tatay ko, kaya hindi namin pinalagpas yon, lalo at championship game na yon. Naglakad lang kami gaya ng normal na gabi. Nga pala, dekada 90 nang mangyari ito. Madalas naman din kaming dumadaan doon. Tahimik lang kaming naglalakad. Dahil sa totoo lang, nagugutom na kami at nagmamadali na rin sana na makauwi sa bahay para makapaghapunan. Wala kaming dalang ilaw noon. Pero medyo maliwanag naman yung buwan ng gabing yon. Nung hindi namin inaasahan na meron kaming biglang narinig na tumatakbo mula sa kabilang side ng daan hanggang sa merong tumalong hayop na may kalakihan. Kulay itim yon at kakaiba yung kanyang anyo. Pagkatalo ng hayop palabas sa mga talahib sa gilid ng daan, napatigil ito sa gitna ng daan. At agad rin ito kaming napansin. Napalingon yung hayop sa direksyon namin. At doon naging mas malinaw sa amin ng tatay ko yung lahat. Yung hayop na ito, meron siyang daladalang parang manok. Kagat-kagat niya yon sa kanyang bunganga. Nagsimula yung umangil nang makita nito kami. At malinaw pa sa aking alaala yung napakapulang mata ng hayop nung humarap ito. Hindi ko masabing aso dahil kakaiba po talaga yon. Tipong parang hindi yon hayop lang. Akala namin lalapit sa amin eh. Kaya bago pa man yon umalis sa kanyang kinalalagyan, napadampot ako agad ng bato at binato ko yon. Hindi ko naman inaasahang tatamaan ko pa yon. May kalakihan pa yung bato. Kaya nung nangyari yon, binitawan nung hayop yung kinakagat niyang manok sa kanyang bunganga. Mga ilang metro pa ito sa amin. Hindi ganun kalapit, pero sapat ng distansya para kabahan din kami syempre. Ang sabi ng tatay ko noon, walang dudang hindi lang yan hayop anak. Iba na itong natsyambahan natin. Sa unang tingin pa lang, halata na. Sabi ng tatay ko, sabay kumuha ito ng putol na kahoy sa gilid ng daan. Aswang ka! Sige, lumapit ka dito. At makikita mo yung hinahanap mo. Sigaw pa ng tatay ko noon. Ako naman ay dumampot lang ng bato. Para kung sakaling lumapit pa ito, ay talagang gagamitin ko yon para batuhin yung hayop. Panay po yung pag-angil nito. At napansin kong galit na galit ito. Tinamaan ko kasi ito. Pinagpawisan ako agad ng malagkit noon. Kahit ilang sandali pa lang naman ang nagdaan, aaminin ko na sa harap ng kakaibang hayop na yon, na unang pagkakataon ko lang ang nakita, ay kinabahan talaga ako. Kahit yung tatay ko ganun din. Pero dalawa kami kaya hinamon talaga namin ito. Lapit, papatayin kitang hayop ka kapag sinubukan mo. Alam kong aswang ka. At huwag mong isiping hindi kami lalaban sa'yo. Sabi pa ng tatay ko noon na hindi talaga hayop ang kanyang tingin doon, kundi isang aswang. Nung ginawa yun ng tatay ko, biglang dinampot ulit ng hayop yung binitawan niyang manok, tapos tumakbo ito sa talahiban sa kabilang side ng daan. Ang bilis po nung kumilo, Sir Dan, at tamang-tama talaga ang itim na kulay para itago lalo ang anyo nito sa dilim. Nakahinga ako ng konti noon nung umalis na nga yung hayop. Binitawan ko yung mga bato at naghanap na rin ako ng putol na kahoy sa gilid ng daan kung sakaling bumalik pa yon.
Bilisan natin anak. Aswang yon, sigurado ako. Nagkataon lang na nandito tayo. Sa maling lugar at maling oras. Nakita pa talaga natin yon. Inabutan pa natin. Kahit hayop lang yung dala nun, nakita mo naman yung itsura, diba? Hindi yung normal na hayop. Sabi pa ng tatay ko noon. At nagmadali na nga kaming naglakad pa uwi. Binitawan lang namin ang bitbit naming putol na kahoy nung nasa harap na kami mismo ng bahay namin. Pagpasok ko ng bahay, napainom ako agad ng tubig. Hindi ko pa rin maintindihan noon kung ano ba yung nakita namin. Ang alam ko lang, hindi yun normal. Sinabi namin yun kay nanay, at talagang pati yung nanay ko ay kinabahan. Kinabukasan, syempre hindi maiwasang maikwento namin yun sa ibang mga kababaryo. Lalo na nga yung tatay ko, na maraming kainuman din madalas at makwento rin talagang tao. Bumili ako ng mantika noon sa tindahan, at yun din yung pinag-uusapan ng mga tao doon. Hanggang sa biglang lumapit si Lolo Boyet. At ang sabi nito, hindi na raw dapat namin ipagsabi. Kababaryo ko itong si Lolo Boyet. Napatanong ako noon sa kanya kung bakit niya nasabi yon. At ang sabi nito, alam mo, iho, yung mga aswang na yan, ayaw na ayaw nila na pinag-uusapan sila. Umiiwas sila sa mga ganyan. Hanggat maaari, ayaw nilang may makuhang detalye tungkol sa kanila. Kahit pasabihin na hindi naman ninyo nakilala yung aswang na yon. Kung iisipin, halatang taga dito lang din yon sa baryo natin. Walang dayong aswang na kukuha lang ng isang manok para makakain. Kapag dayo yung aswang, siguradong tao talaga ang pupuntiryahin eh. Buntis, sanggol, o kahit mapabata man, ganon. Pero manok, andito lang sa tabi-tabi yung aswang na yon. Mahabang paliwanag pa ni Lolo Boyet. Itong si Lolo Boyet kasi ay isa nga sa mga kababaryo namin noon na meron ding mga alam sa mga ganitong bagay. May mga bali-balitang marunong daw itong manggamot. Meron ding nagsasabi na dati raw itong alalay ng isang magaling na manggagamot. Kaya may mga alam din talaga siya. Pero ni minsan, hindi nagkwento si Lolo Boyet tungkol sa kanyang buhay nung bata-bata pa ito. Ang sabi pa niya noon, mag-ingat daw kami, lalo na raw yung tatay ko. At baka nasa paligid lang din daw pala yung aswang na yon. At isa na nga sa mga nakikinig din sa mga kwentuhan tungkol sa nangyari sa amin. Patingin-tingin pa si Lolo Boyet noon sa mga tao doon sa may tindahan na mga nagkukwentuhan. Nung sabihin niya yon, sa totoo lang, napaisip rin ako dahil may punto talaga siya. Baka panay kami ng kwento at isa na pala sa mga kababaryo namin yung aswang na nakita namin. At baka galit na sa amin dahil sa mga balitang kumalat. Kapag may mga ganun kasing balita, talagang mag-iingat na ang mga tao. Mas magbabantay ang mga kalalakihan. Maniniguro yung mga merong alagang hayop, pati na rin yung may mga sanggol o yung mga nagbubuntis pa lamang. May pag-iingat talagang mangyayari sa mga kababaryo namin dahil nga sa mga nangyari sa amin nung gabing yon, na mabilis ngang kumalat. Kaya mahihirapan din yung aswang kung sakaling gusto pa nga nito ulit na makapangbiktima, mapahayop man o tao. Pag-uwi ko noon, sinabihan ko yung tatay ko na itigil na niya ang pagkukwento sa mga nangyari sa amin. Tumango lamang yung tatay ko at meron din siyang sinabi. Alam mo na, kanina, nung nagkukwentuhan kami tungkol sa mga nangyari sa atin, napansin kong galit na galit sa akin itong si Goryo. Naalala mo ba si Goryo? Yung bumibili ng mga bakal at bote na merong kubo doon banda sa may dulo ng baryo. Sabi pa nga ng tatay ko. At naalala ko rin naman agad.
Hindi ito taga dito sa baryo namin. Pero nagtayo siya ng kubo sa may dulo banda ng baryo. Namimili ito ng mga kalakal. Nagpaalam naman din yata siya sa may-ari ng lupa. Dahil temporaryo lang naman daw siya doon, kaya pinayagan naman siya. Mga isang taon lang naman daw, base nga sa mga narinig namin noon. Ayon kay tatay, ang sama daw talaga ng tingin ni Goryo sa kanya. Nawaring galit na galit daw ito sa pinag-uusapan nila tatay. Hindi rin daw maintindihan ng tatay ko yung mga ikinilos nito. Iisa lamang yung pumasok sa isip ko noon, na baka tama talaga si Lolo Boyet. At nang dito lang din mismo sa baryo namin ang aswang na nakita namin, at baka walang iba kundi si Goryo. Sinabi ko yun kay tatay, at baka yun nga rin daw talaga. Nung nilapitan daw kasi niya si Goryo, at tinanong nga niya kung ano bang problema niya, ang sabi lang daw nito ay wala naman daw, at kung sakaling meron man daw ay malalaman naman daw agad ng tatay ko. Nalatang parang may tinatago itong galit at parang may bahid pa ng pagbabanta. Inihindi nga namin siya halos kilala pa noon, ni hindi rin namin nakakausap. Ang sabi ng tatay ko, wala rin daw siyang maalalang may nagawa siyang masama kay Goryo. Pero hindi raw siya takot, at kung sakaling siya nga raw yung aswang, ay hindi raw siya aatrasan ng tatay ko. Putol na kahoy lang yung hawak ko nung isang gabi. Pero subukan niyang bisitahin tayo dito, at baka yung bagong hasang itak na yung kanyang matitikman, sabi pa ng tatay ko noon. Nung sumunod pang araw, umalis noon sila nanay at ang kapatid ko, dahil pumunta sila kila lola sa kabilang baryo. Kinabukasan pa sila babalik, kaya naiwan kami ng tatay ko. Ito namang tatay ko, sumapit na ang gabi at hindi pa rin nakakauwi. Mga alas 9 na po noon at wala pa rin yung tatay ko. Siyempre, nag-alala na ako sa kanya. Hindi lang dahil sa aswang, kundi pati na rin sa posibilidad na baka lasing na naman ito at hindi na nga makauwi. Dahil minsan, sa sobrang kalasingan ng tatay ko, nakakatulog na ito sa gilid ng daan eh. Ganon kalala ang pagkalasenggo ng tatay ko talaga noon. Hindi na ako mapakali dahil baka lasing nga yung tatay ko. At baka tambangan pa siya ulit ng kung ano ulit na nila lang. Kumuha nga ako ng itak noon. Alam kong may dala naman din yung tatay ko na armas. Kutsilyo malamang. Dahil lagi naman siyang may dalang patalim. Lalo kapag lumalabas ito na alam niyang baka gabihin siya. Dala-dala ang itak sa tagiliran ko, ay lumabas nga ako ng bahay. Bala kong puntahan yung tatay ko noon sa mga posibleng lugar kung saan nga ito umiinom. Naglakad ako habang may dalang flashlight. Medyo alam ko naman din kung saan mga lugar sa baryo namin umiinom yung tatay ko. Madalas sa bahay lang din ng kanyang mga kumpare. Naiinis ako noon dahil pagdating talaga sa Tagay, parang nakakalimutan ng tatay ko yung lahat. Napag-usapan na namin noon na mag-iingat muna kami habang bago pa lang yung mga nangyari. Pero mukhang hindi man lang siya nakapag-isip at inuna pa nga nito yung pag-iinom. Maya-maya pa habang naglalakad, may napansin akong gumagalaw sa may puno sa gilid ng daan. Napapalibutan ng mga talahib yung punong ito. Inilawan ko agad pero wala naman akong nakita. Nilibot ko yung ilaw at pati sa likod ko, tinignan ko na rin. Puro talahib kasi sa gilid ng daan. Kaya hindi talaga maiwasan na makakaramdam ka rin na parang may gumagalaw-galaw doon o parang may nakamasid habang naglalakad. Guni-guni ko lang siguro, sabi ko pa noon. Tapos naglakad na ako ulit. Wala pa sigurong mga 5 hakbang ang nagawa ko nung biglang may humila sa kaliwang pa ako mula doon sa mga talahib.
Biglaan yon na agad nga akong natumba. Nabitawan ko rin yung ilaw. Pero kitang-kita ko yung maitim na kamay nung nilalang na humila sa akin. Dahil nga sa liwanag ng buwan, hindi ko makakalimutan ang nakakatakot na mukha ng nilalang. Nakita ko rin yon. Yung mga mata, yung pag-angil na ginagawa nito habang hinihila ko, kinikilabutan ako doon. Siyempre, nanlaban ako at sigaw ako ng sigaw. Yung malaking pagkakamali lamang ng aswang ay inatake niya ako na meron din akong dalang itak. Binunot ko agad yon, Sir Dan, at sinubukan ko siyang tagain bago pa niya ako mahila talaga sa loob na mismo ng talahiban. Inuna ko na yung kamay. Tinaga ko yon, Sir Dan, kahit medyo pahiga ang posisyon ko dahil natumba nga ako. Sigaw ako ng sigaw habang nanlalaban. Nabigla ako eh. Kaya syempre ang laman lang ng utak ko noon ay makaligtas, makawala at makabangon. Hindi ko siya mataga ng maayos dahil nga sa posisyon. Sinusubukan ko talagang makatayo noon habang pilit niya akong hinihila, hanggang sa magawa ko nang ang tagain ang kanyang balikat. Naririnig ko pa rin sa utak ko hanggang ngayon kung paanong sumigaw yung aswang sasakit nung nagawa ko yon. Nagulat na lang po ako noon nung bigla akong nakarinig ng boses ng matanda. Kilala ko yon, si Lolo Boyet. Nung mapansin din yon ng nilalang, parang takot na takot ito. Na bago pa man makalapit doon si Lolo Boyet, ay nagmadali na itong tumakas. Kilala siguro nito si Lolo Boyet. Ang bilis po nung tumakas. Samantalang bago namin narinig yung boses ni Lolo Boyet, ay talagang pilit pa niya akong hinihila kahit sugatan na ito. Pagdating ni Lolo Boyet, wala na yung aswang. Nakita kong may hawak-hawak na libreta si Lolo Boyet, na malamang ay merong mga nakasulat na mga orasyon. Ang sabi niya, nakita raw niya yung tatay ko na nakikipag-inuman, kaya medyo nag-alala daw siya para sa akin at pupuntahan niya sana ako sa bahay. Kaso nga lang, yun nga yung naabutan niya sa daan. Sabi ko noon kay Lolo Boyet, puntahan namin si Goryo sa bahay nito. At yun nga yung ginawa namin. Sa daan namin papunta doon, nakasalubong naman namin yung tatay ko. Nakainom. Pero hindi pa naman sobrang lasing, kaya sumama na rin ito. Nagmadali kaming tatlo noon, hanggang sa narating nga namin ang kubo ni Mang Goryo. Doon kami mas nagulat. Sa may pinto pa lang ng kubo, meron ng mga dugo. Sa loob naman ng bahay ay may mga damit na may bahay din ng dugo. Bagong dugo lang iyon. Siya nga talaga yung nanambang sa akin. Pero wala na ito doon. Nagawa nitong mabilis na makaalis. Sinubukan pa rin naming habulin pero wala na. Mabilis talagang nakatakas yung hayop na iyon. Kaya wala kaming nagawa kundi umalis na lang din doon. Medyo kumalat ito sa lugar namin, pero wala na rin kaming nagawa dahil hindi na nga bumalik pa si Mang Goryo. Kahit yung mga kalakal na nabili na niya, hindi na rin niya binalikan pa. Alam na rin siguro niya na sa oras na bumalik siya, siguradong hahabulin namin siya. Walang nakakaalam kung saan na ito nagpunta, pero ang sigurado, hindi ito ordinaryong tao. Mula noon, medyo binawasan na rin ng tatay ko yung kanyang pag-iinom. Ako naman ay lagi na rin nag-iingat, lalo na kapag lalabas ng gabi. Lagi rin kaming nagdadala ng kahit anong armas man lang kung lalabas ng gabi. Kung wala akong dalang itak ng gabing yon, baka nadali na ako at hindi ko na naikwento pa ito sa inyo. Dito ko na rin ito tatapusin. Maraming salamat sa inyong lahat.